Maga po sa inyong lahat mga kababayan at nandito po kami ngayon ulit kay La Michelle. Ito yung bahay po nila kasi medyo bundok. Dito sila nakatira, nakikitira lang po sila dito. Tapos may hagdanan pong ilang step para makarating po kami doon sa kanila. So tara po, samahan nyo kami. Ito po yung pangalawang balik namin sa kanila dahil meron po tayong tulong ulit na ihahatid po para po sa kanyang pamilya. Tama, wala pang kuryente dito sa kanila. Bibigyan ko sila nitong solar. Ito. Para magamit nila. Kasi wala pang linya ng kuryente pala dito sa kanila. Medyo mahirap dito kapag gagabi, madilim. Tara. Maraming aso. Siguro ito yung aso ni Michelle. Ayo! Tao po. Tantan! Hello po. Magandang hapon. Ay, magandang umaga po sa inyo. Chocho! Ito. Hindi po kami pumasok? Hindi kaya pasok tayo. Teka. Naabutan namin na inaalagaan ng kanyang ama si Michelle. At palagi niyang sinasabi sa kanyang anak na laban lang. Laban anak, kaya mo yan. Napakasakit para sa isang ama na makita mo na ang iyong anak ay nahihirapan. Nakatingin lamang sa kanya si Michelle at parang sinasabi niya na salamat po tatay. Anak ko mo ulit. Dala ko kwarta ng dala ko. Face mask lang ako para yung ito po yung mga aso ni Michelle. Ako, ang bait-bait. Ayun pa yung isa. Ayan po yung mga aso. Opa, ang bait naman. Jump. Jump. Up. English daw din ako naintindihan. Tindog ba? Tindog. Kamusta po siya? Maragyapon siya, sir. Natulog, magmata. Okay ni sir ba o? Okay. So, yung naririnig namin yung parang ganun. Ano po yun? Plima, sir. Plima. Opo, sir. Ganyan, sir. Plima yan, sir.
Okay. Simula po nung nagkaganyan siya, yung problema niya, nagkaroon ng problema. Opo, sir. Meron na siyang problema. Pero sabi sa doktor, inganak daw na siya, magbisaya ko ha, inganak daw na siya, sir, pag trick na kay magilok man daw sa ilalom sa kanang iyahang trick, kaning iyahang kining plastic, sir. Mama daw na marim, magilok man daw sa tilaok man nang mag-aubo siya. Ano yan kay El? Medyo pag marami na daw, nakikiliti na po doon. Kaya gumagano. So may butas po kasi siya dito. Opo, sir. Yung butas na yon, sadyang binutasan siya diyan. Opo, sir. Kaya para yung pagkain. Yung dito, ginhawa sir, niya. Ginhawa niya. Ah, ginhawa. Opo. Yung sa pagkain, ito lang, sir. So dito nilalagay po yung gatas. Opo, sir. Kanya. Dito, tapos diretso na sa ilong niya. Bali, diretso na sa ilong, tapos sa tungol, sa ano yan? Bitoka niya. Bitoka, opo, sir. Direct dito sa bitoka. Yung kit ito, yung sa baga daw. Oh, okay. Baga no. Hello, Michelle. Michelle, nasi pugong, sir. Michelle. Lingit siya. Narinig niya tayo, lumilingon siya. Yeah. Michelle. Narinig mo ako, Michelle? Ano niya tayo? Magpagaling ka. Ha? Nag-i-smile naman siya. Magpagaling ka, ha? Pagaling ka, tsaka magpalakas. Iinom ka ng gatas, ha? Okay, meron po kaming dalang gatas. Noya, akin na yung gatas. Ito na po yung ano, yung insure. Salamat kayo, sir. Salamat din sa ito yung malalaki. Ilang kilos to? Isang kilo. Salamat kayo. Ito na po. Isang kilo. So, yun para at least hindi na yung Bear Brand po yung pinapainom nila. Kasi sabi nila nanay na nakaraan, hindi na lang yung sinasabi sa doktor na Bear Brand adult yung pinapainom nila. So, yan po vanilla flavor. So, magtitinky lang po ako kay Tita Lani Basog. Yan ay 9,900 po. Meron kasi tayong fund na 10,000. So, yan po yung receipt sa screen nyo po. Maraming salamat po kay Tita Lani Basog. Inom ka na ng milk, ha? Ngayon po, ano ininom niyang gatas? Insure ka na. Bear Brand. Okay. Yung dalawang bata, yung kambal, ano pong iniinom bear nila? Bear Brand lang yapon sa pangpara sa tapang dagko, sir. Pangdagko. Kaya ado, kwanta ni siya, kanang buna niya. Amo pong giistapan, kaya wak po ni kwarta na. Bear Brand lang po na. Bear Brand. Totoy. Ito yun. Apa! Ilan taon na to? 1 year old. 1 year na? 1 years old ka na. Be a good boy. Kama si mama, oh. Kama si mama, oh. Mama! Abalo na siya na yung mama niya. Magatawag man siya ng mama. Mama! Michelle! Michelle, ito yung baby mo, oh. Anong pangalan nito? Kiyon siya? Jiyon. Jiyon! Siya ba yung masalbahe? Oo. Oo, siya masungit eh. Kiyon! Jiyon, ito mabait to. Mana sa akin. Okay. Kamukha siya ng nanay niya, oh. Okay, dito. Opo ka muna, be. Okay. Anay, para maliwanagan lang din kami, no, Marvin. Yung nangyari sa kanya, siya ay nagkaroon ng hemorrhage, tapos dinugo. Na-explain ba sa inyo po ng doktor na pagkalabas niya sa ICU, nasa ICU ba siya? Okay. Paglabas niya, ganyan na siya. Hindi niyo na makausap, wala nang gano'n na. Tulog siya tulog siya tong permerong naami sa ICU. Ginapasakitan gani siya kanang sa gitawag massage. Mga lago mga gani yan diri kag ginatana gid kay para mulihok gid siya kay ingon tong doktor. Gingnan ko sa doktor na wala na kay kana ra gyud naghatag gyud kinabuhi ang dextrose ug ang katong ventilator. Sa Mrs. kung magkinaunsa kung mawala ingon mo gid siya kanang kining bataan
Moorag yun yung naghatag niyang kinabuhi ang dextrose o gatog vitiligo. Kung pananglit na, kung wala na yun maana na, ihatag ba ni mo ang iyahang ubigay ni? Ubigay ni ba sa, di sa loob? Yung kudili. Kung may nga naman galing mahitabo, muli may nakumplito. Sabi sa doktor, pag wala idunit na siya, idunit ba daw na mo ang iyahang nasa lalog sa loob? Mga ubigay ni, yung kudili, uli. Ano yung idodonate? Yung mga organ. Organ, organ niya. Ah, baka sinabihan kayo ng ganun? Oh, iwan ko ba? Abi kung ano niya, daw. Kung mawala daw. Kung mawala siya. Kay ang katura daw, nakahatag daw niya kinabuhi. Yung dextrose, hasta kayo yung ventilator. Kay parte man to siya kusugan lang sa ventilator niya. Daghan na kayong dextrose ang gi, tusok-tusok na niya. Yan na lang po yung bumubuhay. Karugtong o bumubuhay sa kanya. Pero ba, nailabas nga siya na buhay siya, na ayos. Opo, oh, kasi ano sir, inanay sabi niya na, uuwi kami, hindi kami papayag, uuwi kami ng buo yung anak nila, buong katawan. Kay ang na paggawas manggut siya, wala na, daghan ng dugo ang gibutang siya, ang lawas, tapos, kanang gabunuhan sa dugo ba? Pila nakabuno to? Lima? Ingon tong doktor, ana siya na. Kung pananglit, kung mawala na siya, ning ko, dili, kay baw ko sa kung anak, kay ako man nagyud, nagunit, ako man ginagatiman ani, kay baw ko sa kung anak, strong niya siya pagkabata. Okay, so para maliwanagan lang ako, ano, i-explain mo nga Kuya Eli, hindi ko, kasi medyo maano po yung ano. Sabi niya sir. Yung simula yung una, yung una. Meron daw sinabi yung doktor na ang buhay ni Michelle ay umaasa na lang doon sa machine. O sa dextrose. Mm-hmm. Tapos kung mawala to, mamamatay talaga siya. Oo. Tapos kung ano man ang mangyari, kung lagutan daw si Michelle, okay lang ba daw sa pamilya na i-donate yung mga organ ng ni Michelle. So ang sabi ng mama niya na uuwi sila dito sa bahay nila na lang na buo ang katawan ng kanilang anak. Ah, okay. So doon pa lang sa ospital pala, parang sinabihan na sila ng doktor na ganun yung possible na mangyari. Pero kayo na lang yung nag-decide na siya ilabas. Bali, nagpaabot, nabali ni patong sige siya massage, bali ginapasakitan siya, nilihok na magid siya sir. Yung lagi siyang sinasaktan, parang sinasaktan para mararamdaman kung may buhay, kung mag-react ba yung katawan. Opo, sir. Okay, tapos? Ni-react siya, sir. Hantod siya, giatiman siya, sir. Niya. Hantod na kabuka. Kay tulog ramang gini siya. Isa kabuan, duha kabuan. Isa kabuan. Isa kabuan, piyong ragin ang mata. Kumato siya, gano'n. Opo, hantod siya, nibuka ang mata. Nibuka niya, magsige na lang po noon siya. Dura mo itong ginaistoryahan na idungo ang imuhang mata sir niya. Ginaliraw-liraw. Muli raw siya, papanagsarap. Sige na gina siya hangan. Almost 2 months din sa ospital. 3 months. 3 months. In-explain po ba sa inyo ng doktor ano talaga nangyari sa kanya? Opo sir. Ano po yung pagkaka-explain? Ano siya sir na ang imuhang anak, mauni siyang na-hemorrhage. Weak siya kasing-kasing. Tapos, anong lunay daw siya, ano yung sa Bisaya ng matres. Lunay ang yung matres, bali mahina, mahina yung matres. Okay. Hindi ba nila natingnan na halimbawa hindi ba na-explain sa inyo na cesarean natin to kasi ay na kuan na sa pag prenatal pa lang daan niya sir. Oo. Cesarean na siya. Cesarean. Pero ni normal siya. Opo. Ay bali CS lang. Ah, CS din siya. Okay. Pagkatapos niya sa CS, gitanggal, gikuha niya iyahang matres, sir. Ah, tinanggal ang matres? Opo. Tapos? Hingingon sa doktor, kung dili daw kuhaon ang matres, sir, upadayon lang gihapon daw ang hemorrhage. Gikuha ang matres, wala na na sa matres, sir. Okay. So, yun yung... Katuloy yung nandun siyang bleeding, itong iyang matres daw. Okay. So, pagkaano nung matres niya, yun na? Opo. Wala na siya nag-hemorrhage. Hindi na siya nag-bleeding. Hindi na siya nag-bleeding.
Okay. Inong ano po, halimbawa nung buntis siya or nung hindi pa siya buntis, may napapansin po ba kayo sa kanya nakakaiba na nagiging sakit niya? Sa dalaga pa na siya, sir, kanang mag sa daghan magtapok may kanang daghan or magsimba sa Katolik man may pag magsimba pesta or unsa ba magpisimba dito sa dakong simbahan makuyapan na siya pero wala nagtuo lang ko sir nga makabuhion lang na siya bali ano yung sa Tagalog da kabuhi kanang mag mo makatimaw sa laing iba nga baho makuyapan ano yun? Ma-collapse? Oo. Nag-collapse? Ah, nag-collapse siya? Opo, sir. Hindi niyo siya napacheck up kung ano yun? Labi mo lang na ako siya, kabuhion lang siya, sir. Pag nalamigan yung si Kumura daw, sir, oo. Biglang nag-collapse. Okay. Baka nung time na yun, may sign na gano'n, may something na hindi nabaliwala dahil parang sa atin normal lang. Opo. Okay. So ngayon, ito na yung sitwasyon niya. Sabi nga ng doktor, himala na lang po yung makapagpagaling sa kanya. So, paano po ngayon yan, yung sinabi sa inyo ng doktor, na himala na lang yung makakapagpaano sa kanya? Ingon lang po ko, sir. Kaya bawa man dyan ko ang ginoo mong ginagatag na ito kinabuhi. Napaabot na po ko, sir, nga hikapon lang po niya sa ginoo. Kaya ang ginoo na mong ginagatag sa ito kinabuhi niya. Ingon ang doktor po nga, kung unsa daw ko pag-aruga sa iya pagkabata, nga na po daw ko mag-aruga daw hantod karon. Niya, tuingon siya, dilik ko Ginoo ha. Ang Ginoo ra gyud yung maghatag kinabuhi. Malay mo, pabalugon rin na siya. Ano okay siya? Ba, umaasa pa rin tayo na siya ay gagaling, no? Okay. Ngayon po, siyempre yung gamutan niya, yung kahit hindi na kayo bumabalik sa ospital, nandito na lang. Yung pangunahing pangailangan niyo po, niya po, yung gatas. Gatas. And then, vitamins. Tsaka yung... Ano po yung vitamins niya? Pyrus. Pyrus sulfate. O, para sa dugo to eh. Ano pa na eh? Yung Pampers yan po. Pampers. Ano pa? Yung... Tsaka yung sayahang NDT. Is done naman sa tag 3 months. At tsaka yung... Ito, asa? Ito, Beethoven. Pump? Pump. Ano yung pump po? Sa yung pagkaon niya. Pagkaon. Okay, pinapump niyo. Ano yung may machine ba? O wala, kami lang magka-pump. So. Okay, ano po yung kailangan niya na sabi niyo kanina na sa generator? Ano po yun? Opo, pwede ba po na maghingi ako lang yung generator? Bakit kahit kunti lang? Mm-hmm. Para sa akong anak. Mm-hmm. Kaya... Kadaot mo naman may generator ka ng sikanhan. Nga, nasira man siya. Ingon lang na mo siya na ubo lang sil. Ipaubo lang na mo para magawas iya prima. Kaya paggabi, dili man siya makasaksyon. Ang saksyon dyan ang ikadlaon. Tungang gabi eh. O ka ng daing kaon niya. Kaya saksyonon sa siya, una sa pakaonon. Nga, wala man may ipaka. Ipa-under sa generator. Kaya ang kuan ka ng solar, di man siya makapa-under may paggabi eh. Kaya bali, kutob raman po siya udto ang ani. Udto hapon ang iyang under sa solar. Kusog man ang iyang suyip ani sa kuan, iyang diri sa iyang trip. Okay, so kailangan niyo talaga yung generator po? Opo, sir. Okay, sige po. Mayroon naman tayo nabibilan ng generator, ano? Okay, sa Oranguyen. Oranguyen. Okay. Kaya lang medyo ano, hindi tayo makakapunta ngayon, no? Sa isang araw, no? Sa isang araw, bibila namin kayo ng generator. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Mawagin akong ginaampok. Ano, nainanagin mo hatag sa mong generator para di sa kong anak. Salamat kayo. Okay. At bukod po dun sa generator, mayroon pa kaming ibibigay na tulong para po sa inyo. Salamat kayo. Okay. Okay. Tulong ng mga kababayan po natin na nagpadala para po sa inyo. Okay. Sa dami po nung nag-message at yung iba po ay welcome po kayo mag-message sa mga nagpapaabot po ng tulong para po sa pamilya niya. Mag-message lamang po kayo sa Pugong Biyahero Messenger account namin. Ano po, yung kung may 1.4 million followers, yun po yung legit na account ng Pugong Biyahero. Okay?
At huwag po kayong maniniwala dun sa mga ibang page na walang 1.4 million followers para hindi po kayo ma-scam sa pagpapadala po ng tulong. Ang totoo ko pong pangalan dapat ay Paul Joseph Tesalon na lamang. Huwag po kayong papayag sa kahit na anong pangalan na ibibigay po nila at sa anumang GCash number na hindi po nakapangalan sa akin. Paul Joseph Tesalona po. Okay? So ito, Nay, ito ay tulong para po kay Michelle at sa inyo at para yung mga iba pa niyang pangangailangan ay mabili niyo po. Okay. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50,500. Salamat po, sir. Okay. Okay, magti-thank you lang po ako sa mga nagbigay po nito. Itong 50,532. Nagpaabot po ng tulong si Tita Pibi Love, 15,000 pesos. Sao Ann Benin Mercy, 3,000 pesos. From Tito Megs Paharito, 8,000 pesos. Liz Crates, ang kanyang YouTube channel, Leeds Crates, 4,000 pesos. Lani Basog para po dun sa Ensure Milk. At Isagani Paredes, 10,532. Tito Rick and Tita Baby ng Ontario, Canada, 10,000 pesos. Kaya ang total po niyan ay 50,532. Salamat kayo, sir. Okay. Salamat kayo, sir. Okay. Mga natabang. Sana ay makatulong po kay Michelle at sa mga bata, maibili nyo ng gatas. Salamat. Pangbili po ng mga pampers, pangalangan ni Michelle, ano po, pundumig mga kuan po, gatas niya, baka dugay na po, baka makakuan, makapalit po mga gamitono niya. Okay. Kamusta yung pakiramdam mo ngayon? Lipay kayo, sir, kayo, dagan kayo ni Tabang sa kung asawa. Labi na sa imo. Labi na po sa imo nga ni kuan gyud. Ni tabang gyud sa mua. Wala pud kani anhi, wala pud mi nakadawat og inani nga kuan. Wala pud naka tabang pud ang uban. Tungod sa imo sir, lagi na kay salamat. Tay kayo sa naghatag anang sa inyo hang labi na sa inyo ang pag inani pud kung biyahero. Kay kung wala siguro pud kung biyahero, wala gyud mi nganang kantidara. Na daghang kay salamat kay mo gin akong gitawag sige kong ingon sa kong anak ikuan ninyo ako inyo kana si pugong malay mo iya din makita gina message mo na mangayo mi tabang ayo katong aging buwan atong agi pang pila to ka buwan sa tong buwan buwan na to ing ato ko sa kong isuon nga mangayo ko bugas duha ka balay akong giduolan para naghingi ako ng bigas wala kami pang bili nanghihingi na lang po opo, kayo sir. Ana gani ko nga motong na apoy kaluyan ko sa Ginoo na ana gyud ko sa kong Ginoo sa Ginoo Lord salamat di ay nga adunay tawo na nagpa-hurnal bali nagpa-hurnal ano yung sa ano sa kwan nagpatabas opo nagpatabas salamat di kaayo nga adunay puy tawo nga nagpahagbas ako nga basing babae ko nga sige ko pangayo sa Ginoo na Ginoo tabangi ko nga, kaya na ko ning paghagbas. Di bang ko kaya unta, pero akong gikaya para sa ko anak. Moto na, nag-uol po ko kay, naundang po ko sa paghagbas. Kaya nga po ko, liso din ng babae, kay kung lalaki pa siguro.
permanente siguro ko maka-hurnal. Naundang ko ko ato hurnal kay paistapan man kay lahi na po ang ipa-hurnal ako nila. Moto nga, ngayon ko Ginoo tabangi pagkuin taon. Nga doon na pa'y magpa-hurnal na ako para sa akong anak. Kaya nang hurnal ko para git sa akong anak. Kung sa mong bugas, nga anak lang. Huwag sa akong gata sa akong apo. Okay, sige po. Bili po kayo. Nga dagan, kisalamat yun kayo anak. Kana lagi na katag. Tabang sa akong tabang. Salamat na ikaayo yun. Kaya kung wala yun mo, siguro, kaingon ko, mantag na apa'y magpa-hurnal. Sige po, bili po kayo ng bigas, opo. Bara. Mayroon po kayong bigas na marami. Opo. Tapos mag-pray lang po kayo. Para malampasan niyo po yung pagsubok sa buhay. Oo, ano, pabitaw nila. Kini daw nga po ang anak, pagsubok lang daw. Mingon po ko sa Ginoo-Ginoo. Kung pagsuway manggaling, tama na, kasakit na kayo, sige, higa ako ang anak, sakit na dito kayo, magtanaw ko. Malipay ko sa kong apo, sobrang kalipay, pero magtanaw ko sa kong anak, gool kayo, makaingon ko, Michelle, kano sa pagkamubakon, kay gusto na ko ako, anak, umaha akong ati manun, ing ana lang gano'n ta. Sige, basta laban lang po kayo sa buhay, opo, sir, opo. Ikaw lumabang ka para sa mga anak mo, para mas magaan. Diyo po gusto, sir. Gusto ko na ako. Permanente na sa katulurugin akong anak, sir. Narinig tayo ni Michelle siguro. At lumalaban siya para po sa inyo, ha? Kaya, fight lang. At, huwag kayong magsasawang mag-alaga. Oo, dili, Diyo po, sir. Mugin akong ginasulti sa kong ayang akong magabali akong anak. Huwag kang magsasawang mag-alaga, ha? Ayaw bitaw sa BIS, Marvin, kay alaot kayo ako ang anak kong imumbya at luoy kaayo. Yeah, luoy po ko. Wala, hindi ka kaibaw kung mawala ka na mo, magwala na magatiman sa akong anak. Lisod, maglisod ko kay di man ko kakaya sa pagsakwat niya mag-ilis o pampers. Pilaray kusog na ko, sakwaton man siya. Niya, yung ginasakwat po ni Marvin, ibutang sa bangko. Hindi ko kakaya yung anak. Hindi ko kung ginainan. Tama yung ginagawa mo. Ano? Huwag mo siyang iiwanan. Ha? Huwag mo siyang iiwanan kasi yung magulang mo, kahit di mo naman siya nanay, yung pagmamahal niya sa'yo, tinuring kanilang anak. At kung aalis ka at magbago isip mo, manawa ka, paano sila? Diba? Kaya huwag kang mawawala sa kanila. Ha? Iisipin mo na lang yung mga bata, no? Mabuti at ano, nandito siya, hindi niya iniiwanan si Michelle. Oo, lipay ganit, no? Sobrang lipay. Huwag yun akong ginaingon sa Ginoo-Ginoo. Tabangit kanunay si Marvin, tagaan sa mayong panglawas. Tagaay siya, huna-huna ang dili siya mapulaan sa kong anak kay ginasultian mong gotya na may ganit ka dong, no? Wala ka ni Bia. Dili sa dapat nga na ang pag-istorya kay kung kami makadungog sakitan niya. Kay malay mo may una hapit na, samot na, masakitan jud ko ingon siya. At hindi mo naman siya iwanan, di ba? Okay. Huwag mo siyang iiwanan, ha? Kung mga ko kay nanay, hindi mo siya iwanan. Hindi po. Ay. Ano po eh? Matagal po ang pinagsamahan namin. Hindi po sinasadya po na nagmaganyan na ganyan siya. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa lahat ng mga kababayan po natin. Thank you po sa lahat ng tulong po ninyo. Malaking tulong po ito para po sa pamilya ni Michelle, no? At ang dasal ko lang, huwag tayong susuko at ipag-pray nyo siya kada hapon, kada sa 6 ng gabi. Mag-pray po kayo para sa kanya, ha? At isasama po namin, at isasama natin siya sa ating panalangin na sana, no, marinig tayo ng Diyos. Alam ko namang naririnig tayo na paghilingin si Michelle para kahit paano mabawasan at mabawasan na yung problema po ninyo. Sige po, marami pong salamat mga kababayan.
At bago po ako umalis pala, ito may solar lang ako ibibigay. Maliit lang ito. Pwede niyong gawing ilaw. Doon kasi madilim doon sa labas. Dito may solar naman po dito sa loob. Ano? Ito pwede niyo naman po i-ring gamitin. Sige. Ibilad lang sa araw ha. Okay, at marami pong salamat ulit sa lahat ng mga kababayan natin. Kung gusto niyo pong mag-abay nitong ganitong solar, buy one take one po ito, mag-PM lamang po kayo sa PBTM Solar, 1,800 lang po. Sige po, marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.